Ito na po ang ating honest and unbiased review about Kingsford Hotel, Manila. If you like the video, please don't forget to like, share, and subscribe. Mag-comment na rin kayo down below kung nag-check-in kayo dito. Breakfast time. Naghihintay tayo sa buffet breakfast natin. Nakapila tayo. Kita nyo naman ang daming taong nakapila. Tapos meron ding bar dun sa tabi ng cafe. Pero ang dami talagang tao. Marami rin mga foreigner. Ayan. Hihintay lang muna tayo dito. Mga waiting time siguro, mga 10 to 15 minutes na tayo naghihintay. Bibigay lang sila ng number. Tapos ito lang yung agahan nila. Merong sitaw, may hotdog, tapos itlog. Ayan. So, tangon soup. Then yung akin, ubus na. Yan yung nakuha namin. Yan yung may salad. Yan yung itlog, hard-boiled egg. Although, yan lang talaga yung putahe nila. Tapos maya-maya naglabas sila ng ham. And then, kita nyo naman, yan lang. Naglabas lang sila ng ham tapos ubos na ulit kaagad. Halos wala ng pagkain. Pasok mo tayo sa ating room, guys. 933. Tada! Okay, so syempre lock muna. Re-switch na din yung sa housekeeping tsaka do not disturb. Syempre isang keycard dyan. Lights na to. And then ito yung banyo, maganda pero di ganyan yung pagkakasabit ng towel kanina. Syempre nagamit na yan. Ayan ang kanilang logo. Ayan. Siyempre hindi kasama yung ibang ano. Ito yung kasama. Ayan. Mga sabon, may vanity kit, may dental kit. Towel din dyan. Si shower nila maganda. Ayan. Naka-indicate talaga ako na yung mainit at yung malamig. Ayan. Tapos, maganda rin to. Shampoo, conditioner, body wash. Pero, siyempre, maganda rin yung kompleto ka. Meron kang dala. Toiletries. Yan. At syempre, sama din to. Chinelas. Ito na yung room. Ayan. Ang ganda naman siya. Ayan. Ang ganda naman yung room. Ayan yung bed. Legit naman siya. Kung ano naman yung nasa picture. Kasi ibang hotel, hindi ganun eh. Ayan. At syempre, dito yung ano mo. Mga gamit. Merong sampayan. Ayan. Tapos may maliit na desk doon. Meron din silang guide. Ayan. Tapos merong vault. Madali lang naman gamitin. Follow nyo ng instructions dyan. Tapos, mahirap gamitin to aircon. Pag sinet nyo na yung temperature, nag-automatic siya. Pag na-reach nyo na yung 20.5, halimbawa, kung sana siya mag-turn off. Pindutin nyo lang, press and hold lang yung power matagal para mag-turn on. Tapos pindutin nyo rin to para mabago yung speed ng fan. Pero other than that, pag change mo yung temperature, tinaasan mo, halimbawa, yan, hihinto siya kasi na-reach nyo na yung 20.5. Kaya baba muna natin siya sa 19 or 20 para mag-turn on ulit siya. Ayan. Tain lang natin siya. Hindi siya nag-turn on, so lagay na natin siya sa 19. Buksan niyo yung fan. Tapos may makikita kayong logo na ganyan. Bubukas na siya. Ayan o. Medyo naririnig naman ata. Bukas na. Ganyan kasi itsura niya. Kahit i-search yung user manual niyan, mahirap. Yung Schneider na yan. Makakita ko nung English. Ang hirap YouTube, mahirap din. Basta, pag pinindot niyo yung sa pan, yung sa temperature, yun na yun. Tapos, ito na nga yung kwarto.
Yan, maganda siya, bagong-bago pa. Yan. Siyempre, nag-work din tayo dyan. At siyempre, may kasama pa lang mga may mga coffee dyan, mga sachet-sachet. Yan. Coffee. Tapos, yung electric kettle nila, nasira kahapon, tumaga sa ilalim ng tubig. Pero napalitan naman, pinalitan naman yung electric kettle. Kaya lang ako yung naglinis, tumawag yung housekeeping, umuho, tapos hindi naman nagpunta. Tapos yan. Ito, nasaksakan na to, hindi ko lang alam kung paano. Pag nagsasaksak ka, ayaw. Nung binunot ko yung rep, nung binabalik ko na ayaw pa din. Tapos yan, sira din yung isang USB port. Kaya doon na lang ako nagsaksak sa kabila. Doon na lang ako nagsaksak. Tapos ito yung kanilang menu. Yan. Kanilang menu, Shala Mamahalin. Kasi tingnan nyo yung, yan o, yung kanin pa lang o. Plain rice, 100. Garlic rice, 150. Siyempre, nasa hotel, guys. Siyempre, 4-star hotel to. Kaya ganun. Pero, ayun na nga. Siyempre, may kamahalan pa rin. Yan ang kanilang bottle. Teka lang. Yan, tingnan menu. Sample lang ng bottled water nila. O, 250 yung Evian. Siyempre, Evian yun. Kaya lang yung Nature Spring nila, 80. Ayan o. 80. Tapos, maganda sana yung phone eh. Marami sanang option. Ngayon, problema dito sa telephone. Kadalasan walang nasagot. Siyempre, zero front desk. Pwede rin to front office. And surge. Kasi ito yung sa room service or sa housekeeping. Kaya lang, problema dyan. Medyo matagal silang pumunta, no? Naman sa pag-ano. Pag may request sa tatagalan. Yun nga, tulad nung nag-spill dito ko yung coffee kahapon, tong electric heater or kettle nakalagay dito, nag-spill yung coffee sa ilalim. Ayun. Yung ako pa yung nagpunas-punas sa ilalim ng coffee tsaka sa likod ng ref. Hindi na siya inabutan ng housekeeping para linisin. So, pinalitan na lang nila yung electric heater or kettle. Siyempre, ang reveal ng ating view. Shada! Wala. Joke lang. Walang view. Konti lang yung view dito. Yan lang yung view kasi under construction pa yung kabila. Not sure if condominium or hotel siya. Pero tanong mo yung alam ko joke no boulevard dito. Or Makapagal Boulevard. Basta yun. Kabila naman yun eh. Tapos katabi niya yung Okada, pero nandito tayo sa side ng bandang, yan, sa dagat. Manila Bay, yan. Tapos yan yung ilog. Ang ilog na medyo ma-verde at ma-brown. Yan, yan. Ayun! Yan ang kanyang view. Pero at least may bintana. Although sarado lang siya. Tapos pag automatic na namamatay yung aircon. Lalo sarado tong kurtina. Nakakabingi yung katahimikan. Kasi sabi dun sa description, ito raw ay soundproof na room. So, ayun. Ewan ko kung rinig nyo pero ayun o. Pag nagtatap ka, parang ang kapal nung wall. Parang makapal yung walling. So masarap pa rin magpaano, magpatugtog. Kasi parang masyadong tahimik. So, parang nakakabingin ka tahimikan, parang medyo mahirap matulog. Tapos hanapin din pala natin ang remote. Saan ba yung remote? Ano yung remote? Ayun. Hindi natin makita yung remote pero walang Netflix. Hindi siya smart TV. Dito lang tayo sa guide tumingin. Yeah, may aircon guide din pala. Sundin nyo na lang yung ano, yung guide kasi. Yan. Yan yung guide ng sa aircon. Tapos ito yung ayan o, yung sa remote control. Pero wala siyang Netflix.
Signal slash TV, ano siya? Remote. Yan. Yun. Tapos na-record ko pala yung coffee na nag-spill. Ayan yung itsura niya. Tumagos yung kape sa ilalim. Isipan ko na rin gawa ng separate portion to. Kasi medyo mahirap talaga i-operate yung aircon. So, step 1, press and hold nyo lang yung power button. Tapos, set nyo yung desired nyo na temperature. So, ito yung up and down. So, baba natin siya to 19. Tapos, pindutin nyo ulit yung power button para maset nyo yung fan speed. Yan. Pag lumabas na yan, tsaka itong icon na to, big sabihin, pag na-reach niya na yung 19 degrees, automatically, hihinto na siya. Nilinisan pala yung kwarto kahapon. Nakasara to, yung sa sink. So, kailangan nyo lang siyang pindutin, tapos tatalbog ulit siya pataas para pumasok ulit yung tubig. Kasi, hindi siya kailangan angatin, kailangan siyang pindutin para mabuksan ulit yung sa sink. Pala yung drawer. Bukod sa blower. Yan. Plan nyo kung ano yan. Flashlight pala siya, oh. Pag inangat niya siya, automatic siya bubukas. Pag binalik niya siya, automatic din siyang sasara. Yan. Mahirap ibalik ng isang kamay. Basta yun. So, pag binalik niya siya, sasara yan, magta-turn off. Ayan, ang nakalagay. Emergency torch, on and replace to up. Ayan. Ayan. Ayan, nag-off pero hindi pantay. Ayan. Ayan, guys, ito yung lock. Elevator lang matagal. Tsaka kailangan mo ng keycard. Kada pipindutin mo yung floor, kailangan mo na itong keycard. So, don't forget your keycard. So, yan na yung view na na-EIX Chapa Skyway. View ng mga Bagal Boulevard. Tanawin mo kada dito. Tapos ito yung swimming pool. Marami pa rin tao. Kahit na, ano na, almost 12 na. Marami pa rin nag-swimming. Yung enjoy, syempre yung mga kids. Nag-staycation. Yan. Overall, maganda naman siya. 2.5 yung first night namin. Although, 4,200 na yung second night. Kaya lang, including buffet breakfast na sana yun. Pero, bukod sa matagal yung room service, hindi siya buffet breakfast kasi hotdog, itlog, ham at sitaw lang talaga yung ulam. 9 kami pumunta, 10 magsasara. So, dahil hotdog, itlog lang ang ulam sa nasabing buffet, kumuha na lang din kami ng butter. Yan, yung butter sa tinapay. Sabi pa, magsiserve daw sana ng itlog by request. Tapos yun, hindi rin nadala. After kami maghintay ng 30 minutes. So, ewan ko ba kung buffet yun. Hotdog, itlog. Ayan ang ating honest and unbiased review ng Kingsford Hotel. If you like the video, please don't forget to like, share, and subscribe. Mag-comment na rin kayo down below kung meron kayong mga experiences dito. Thank you, and more power! Subscribe! Mag-subscribe ka na! Click mo na kasi!